Handang bumiyahe 24/7 ang halos 12,000 consolidated units para magbigay serbisyo sa mga pasaherong maaapektuhan ng tigil pasada simula Lunes, March 6. Ayon sa National Capital Region NCR Consolidated Entities Cooperative and Corporation, walang dapat ipag-alala ang mga pasahero dahil babiyahe pa rin ang kanilang mga unit na halong traditional public utility jeepney, modernized POJ at UV Express kung saan magpapalitan sa pagbiyahe ang nasa 24,000 nilang mga drivers. Meron na po kami ugnayan ng local, magpo-provide din po sila ng tulong na sasakyan. Samantala, inihayag din ng naturang kooperatiba ang kanilang pagkadismaya sa naging desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na palawigin hanggang December 31 ang deadline para pag-upgrade ang mga lumang POJ at ma-extend ang kanilang prangkisa dahil hindi ito patas sa kanila dahil una na silang sumunod sa direktiba. Nagbigay din ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi urgent ang planong modernization program para sa mga jeep. Bukod pa rito, ang planong investigasyon na gagawin ng Senado tungkol sa issue. Ayon kay Guades, hindi na pressure ang LTFRB sa bantang welga ng transport group kaya palalawigin ang prangkisa ng mga traditional na jeepney. Ayon kay Balbueba, nasa 40,000 public utility vehicles PUV ang sasali sa welga na maaaring magparalisa sa transportasyon sa Metro Manila. Sa ilalim ng programang modernisasyon ng PUV, inuobliga ang mga operator at driver ng mga traditional na jeepney na magbuo o sumali sa kooperatiba para makakuha ng prangkisa, mas moderno at environment-friendly na jeep. Siguro, yung we have to look properly at what the real timetable is for the introduction of electric vehicles. Palagay ko hindi pa pwede ngayon. Palang ng power natin is renewable. So hindi pa urgent ngayon, sa ngayon. Hindi pa kaya ng infrastruktura natin. So we have to build it up. At ang pwedeng gawin ay inspeksyonin yung mga vehicles. Kahit luma, may luma naman, maganda pa rin eh. There is no pressure for us for the strike because more than 90% of the transport groups have signified their support to the program. Hanggang dito na lamang muna, ito po ang inyong lingkod, Zoe, your forever ka-turtle. Magandang araw po.